Hello guys, good morning. Bali ngayon, ipapakita ko sa inyo yung pagsisit up ko ng septic tank cover. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo. So bali ito nga guys, nagpabrikta ko ng angle bar. Medyo to, in-upgrade ko lang yung mga old practice na pagka sa septic tank, yung opening niya is B-cut o B-shape ang tawag doon. Pero ito, i-upgrade ko. Kasi ito yung ginagawa ko doon sa abroad eh. Yan, yung mga project ko doon sa abroad yan. Kaya napaka-economical itong ginawa kong angle bar. Yan. Bali, nililabel na yun. Tapos doon, yun. Sa four sides, four corners, magwe-welding kami doon para ma-fix ko siya. And then maglalagay ako ng mga extra support, talagay ako ng mga extra support bar or diagonal or tremor bar para doon sa around ng openings ko. Yan guys, ipapakita ko sa inyo after nang may fix na namin itong dalawa, yung level niya. And then, later na lang, pagka naglagay ako ng mga tremor bar para sa openings ko. Yan guys, muna. So, bali ngayon guys, ito yung nilagay kong extra bar para dun sa openings ko. Ayan, manhole opening. Tapos dun sa kabilaan, dalawa din. Yan. Hanggang dun, may uulap ako mga tosoro, mga 50. Magmula rito hanggang dito 50. Tapos dito meron pa rin sa gilid niyan. Bali dalawa din. Yan. So bali ito magkabilaan din. Toto. Yan. Reto. Yan yung mga extra bar na lagay ko para sa opening ng manhole. Yan. So yan guys, yan. Yan. So bali yan guys, ito, binubuksan na namin yan. Yan. Bali ang size ng beam ko na to para doon sa septic tank. Yan, beam yan. Beam yun. Beam pa rin yun. Tapos ito. So bali ang nilagay ko lang na size ng beam na para doon sa slab ng septic tank ko is 20 by 20. Yan. Tapos ang spacing ng stirrups ko bali 20 cm din. Yan. Simpleng slab. Pero so bali ang mix proportion ko is 1:2 in 4. 1:2 in 4. Yan. Isang simento, dalawang buhangin, at saka apat na graba. Yan. Kasi ito, itong ibabaw ng septic tank, bali, sit back ko sa likod, ito na yung pinaka-flooring ng dirty kitchen. Yan. Kaya ganyan na yung paglalagay ko ng mga bakal. Kasi normal naman yan pagka sa trabaho kasi pagka ganyan mga may mga openings na ganyan na malalaki. Talagang standard na yung paglalagay namin ng mga extra bar o kaya tremor bar as per structural notes. Yan.
Kaya hindi basta simple lang na maglalagay ka ng openings doon sa septic tank na walang mga extra bar or trimmer bar. Yan guys. Basta tanda nyo lang, yung mga ganyan mga openings, may mga extra bar kayo dyan na ilalagay. So bali to guys, ito, kikita nyo yung mga bakal niyan. Ito yung kabuuan ng bahay. Kasama rin dito na may setback na 1 meter. So bali to, bubusan ko ng bukas. So bali, ginamit ko lang dito na ano, na bakal niya is 10 mm lang. Ayan. Ito naman is pwede na akong gumamit ng ano, 12 mm. So bali shape naman siya. Bali ano 'yan? Bali ang spacing niyan both ways is ginawa ko na ano, 30 cm ang spacing niya. Ayan. Yan guys. So, ito. Bali konsuro to. Bukas, ubos ako ng mga ang compute ko, rough estimate ko lang. Ubos ako ng ano, mga 23 to 26 na cement bags. Yan. Bali, ang mix proportion ko pa rin is 1:2:4. 1:4, yan. Bali, consider na ano siya, bali to class A. Yan guys. So bali ang thickness lang ng ano ko ng slab is 10 cm. Yan yan. So standard na 'yon para sa ground floor slab. Yan.